Isang magandang araw po sa ating lahat at welcome po muli sa aking YouTube channel para sa isa na namang interesting na episode. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like, subscribe at hit the notification bell button para laging updated sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po! Today's episode ay gagawa naman tayo ng suka na mula sa saging. May overripe na saging na saba kami dito imbes na itatapo na lang ay gawin muna nating may pakinabang. Hindi na po naluto ang mga saging na ito, heto pa may ilang piraso pa na nilaga, medyo hinog na rin noong pagluto namin. Itong sobra ay gagawin ko na munang suka, para may maggamit tayong organic vinegar at may bahagi sa inyo kung paano gumawa. May previous video po ako na gumawa ako ng banana chips, ito yung mga saging na kasama at sobrang hinog na. Sana ay mapanood din po ninyo ang nasabing video at ilalagay ko ang video link sa description, maraming salamat po. Umpisahan na natin ang paggawa ng suka na mula sa saging na saba at sa madaling pamamaraan. Maaari ring gumamit ng ibang variety na saging. Balatan lang po natin ang mga saging dahil laman lang po ang kailangan natin at ilagay sa isang malinis na container. Naaalala ko dati na ito ang ginagawa ng aming lola kung masyadong maraming saging ay ginagawa nilang suka o di kaya ay yung parang alak o wine. Nilalagyan nila ng wine yeast o yung bubod yata ang tawag. Huwag lang ninyong itapon ang mga overripe na saging kahit nangangitim na ang balat ay may pakinabang pa, maaari din itong maging pagkakakitaan ang pagbebenta ng suka, kung may mga saging kayo na malapit ng mabulok ay gawin lang po natin ito. Napakasarap po nito maasim at manamis-namis na pwede gawing pangluto sa adobo, paksiw at marami pang iba o bilang pangsawsawan. Tapusin ko lang ang pagbabalat sa mga natitira. Nabalatan na lahat. Ngayon ay hiwain ko lang sa maliliit na piraso para madaling ma-ferment at maglabas ng kanyang katas o yung suka niya. Pero kahit hindi nahiwain sa maliliit ay okay lang din po kahit buo lang sila. Gamitan po ninyo ng chopping board para maging maayos ang paghihiwa at para hindi masugat ang inyong kamay. Huwag po ninyong gayahin ang style ng paghiwa ko baka magkasugat kayo. Ingat lang po sa paggamit ng kutsilyo. Ang paghihiwa sa saging sa maliliit na piraso ay optional lang, maaaring buo lang sila. Nasa atin na rin kung gaano kalaki ang paghiwa kung mas malaki pa o mas maliit dito. Dahil ko konti lang ang saging namin at gusto ko rin na mas marami akong makuha na suka ay dagdagan ko lang ng isang mug na tubig o depende na rin sa inyo kung nais dagdagan o bawasan.
Ang paglalagay ng tubig ay optional lamang, pwede rin nawalan na para mas puro ang ma-extract na suka. Ito ay para mas marami akong makuhang suka, kung medyo marami ang inyong saging na gagawing suka ay okay lang dahil mas maraming katas ang ma-extract natin. Maaaring lagyan natin ng asukal mga 2 tablespoons o depende sa dami ng saging. Ang asukal po kasi ay nagsisilbing pagkain ng mga microorganisms para mapabilis ang fermentation ng saging. Optional lang din po ang paglalagay ng asukal. Dito sa gagawin ko ay hindi ko nalagyan dahil matamis na ang saging. Takpan ang container, itabi lang natin sa ating kusina, room temperature lang po, hayaan ng isang buwan o higit pa. Depende na rin sa dami ng saging, pero kahit isang linggo o dalawa ay makakakuha na tayo ng suka. Ang katas lang po ang kukunin natin, hayaan uli ang saging na ma-ferment pa ng ilang araw o linggo, hanggang umabot na sa isang buwan ay kunin na ang na-ferment at i-discard na ang saging o gawin natin pataba sa mga halaman. 2,000 years later. Pagkalipas ng 2 linggo ay kukuha na ako ng suka. Ganito na po ang itsura ng ating saging at ang amoy pa lang ay maasim na. Isalin muna natin sa malinis na lagayan. Gamitan ng strainer para hindi sumama ang mga maliliit na parte ng saging. Maaari ring ilagay ang saging sa malinis na tela at pigain para mas lumabas pa ang katas. Pero itong mga saging ay i-ferment ko pa ulit ng ilang linggo dahil pwede pa namang makuha na ng suka. Ganito lang po karami ang suka natin dahil konti lang ang saging at tubig na hinalo ko, pero kung mas maraming saging ay mas maraming suka din ang ma-harvest natin. Itong saging ay pwede pa tayong makakuha ng suka nito, dagdagan ko lang uli ng tubig.
Sa first part ng video ay hindi ako naglagay ng asukal. Ngayon ay lagyan ko na ng asukal pero optional pa rin ito. Takpan, itabi at hayaang ma-ferment uli. Sa susunod na mga linggo ay may makukuha na naman tayong suka. Ito na po ang ating homemade na suka mula sa saging na saba. Organic na organic at walang halong mga chemicals. Hanggang dito na lamang po ang aking video at sana ay nagustuhan at may natutunan sa aking munting ibinahagi. Maraming salamat po sa panunood.